Yung tanong lang ko, meron po bang, kasi nagsimula tayo noong Monday, tama po ba? Monday, Tuesday, ngayon Wednesday na po, ano? Meron po bang dumating, ngayon araw lang, meron po? Ah, okay po. Mga ilan? No? Okay, bago po ang simula, lahat tayo yumuko ang manalangin. Mabaging aming dakilang Amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong dakilang biyaya, kami po ay nakatipon sa lugar na ito, sa inyong harapan, sa oras na ito. Kaya pakigabay niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng Espiritu Santo upang matanggap ang inyong dakilang biyaya sa pangitan ng pagkataong ito. Pakibuksan niyo po yung aming isip puso upang maunawaan ang inyong banal na kasulatan sa pangitan ng pagkataong ito. Nalaman po namin na inyong ikalawang pagbabalik ay malapit na. Kaya po pakitulungan niyo po kami upang makamtan ang buhay na walang hanggan sa madaling panahon sa pangitan ng inyong banal na kasulatan. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Amen. Mula sa Monday hanggang sa ngayon araw, pinarampo natin ang mga importanteng bagay na nasa Bible. Yung Bible seminar po natin ay limang session para sa mga baguhan. Mag-review tayo konti. So, limang session po yun. Yung ating Bible seminar. Kaya dito po tayo ngayon, third session, tama po? Third session. Dito po. Ano pang layunin ng yung Bible seminar po natin? Sa pangitan dito, upang makamtan ang buhay na, ano po? Walang hanggan. Para ano po? Para makapunta tayo sa langit. Okay? Kaya hanggang session 3 natapos na po natin. Meron din pong bagong dumating naman. Basta may dalawang session pa, no? Na natitira. Tatlong session hanggang ngayon pa, no? Kaya po binigyan tayo ng Diyos ng buhay mga 70 hanggang 80 years. No? Para ano po? Para paghandaan ang susunod na buhay pagkatapos ng kamatayan doon sa kabilang mundo dahil meron pong eternal word. Kaya kung saan tayo makapunta, may dalawang lugar, ano po? Heaven tsaka impero, no? Saan tayo makapunta? Itipende sa ating preparation. Kaya ano pang purpose ng ating buhay na ito? Yung ating buhay. Ano pang purpose ng ating buhay? Ito pang panahon ng ano po? Preparation. Okay, paano? Kaya binigyan tayo ng Diyos ng Bible. Upang pagandahan ang susunod na buhay. Kaya meron po tayong Bible study ngayon. Okay? Kaya ginugugol natin yung mga oras para sa iba't ibang bagay, mo trabaho, aral, maluto, meron pong mga natitirang oras sa isang araw, mga 2 to 3 hours.
Kaya dapat meron po tayong oras para sa ating espiritu. Kaya lahat po tayo ay mamamatay ng minsan, pero yung kamatayan, anong ibig sabihin ng kamatayan? Hindi po ito ibig sabihin ng kawalaan. Ito po ay ano po? Pagkakahiwalay ng espiritu. Pagkakahiwalay ng espiritu mula sa katawan. Yung katawan naman sa lupa. Pero sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, yung mga ligtas ay kukunin ng Diyos doon sa langit. Kaya, sino ang buhay na walang hanggan? Yun pang importante. Kung may buhay na walang hanggan, sila po ay makapunta sa langit kasama ng bagong katawan. Bagong katawan. Kaya yung pang sinabi ng Bible. Kaya para dito, una, ngayon 1, 2, 3 session po, no? 1, 2, 3 session. Una, dapat natin maunawaan na totoo talaga ang ano po? Bible. Kasi yung Biblia, ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya. Nasa Bible, meron pong buhay na walang hanggan. Kaya, paano natin makamtan ang buhay na walang hanggan? Yung unang step, dapat natin maunawaan na totoo talaga ang Biblia. Ilang porsyento po? 100%. Kaya, naniniwala ba kayo sa Diyos? Oo. Naniniwala ba kayo na totoo talaga ang Biblia? Parang 50-50 pa, no? Kung ganun, masabi natin na yung pundasyon ng pananampalataya ay medyo mahina na. Meron pong magandang bahay, no? Ginamit niya yung magandang materials, no? Matibay yung bahay niya. Ang problema, yung pundasyon ay buhangin pala. Walang silbi yun. Tama po ba? Kahit tama lang yung bahay, kung matibay ng pundasyon, yung pang mas maganda. Tama po ba? Ganito po. Ano pang pundasyon ng ating pananampalataya? Yung salita ng Diyos. Yung ating pananampalataya sa salita ng Diyos mismo, yung Biblia, yung pang mas importante, no? Kaya po, dito po tayo. Kaya, session 1 and 2, pinaroon po natin ng tungkol sa ilang bahagi ng Bible. Ano po? Yung creation. Sa Genesis, mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, pag-aralan po natin para makaroon tayo ng 100% yung pananampalataya sa Bible. Yung creation, totoo po ba hindi? Totoo po. Paano natin malaman? Meron pong mga ebidensya. Ano po? Natakpuan natin mga ebidensya sa Bible. Meron pong disenyo. Disenyo. Kung may design, meron pong designer. Kung may ginawa, meron pong gumawa. Kaya natakpan natin yung mga design, no? Kaya po, naunan po natin na totoo talaga ang creation. Tapos Garden of Eden, totoo po ba hindi? Garden of Eden. Nasaan yung Garden of Eden? Doon sa Iraq, Middle East. Disiruto naman yun. Paraiso ba yan? Paraiso daw, garden na, pero disyerto naman. Pero anong sinabi ng Bible? Doon sa ilalim ng buhangin, meron daw po yung halamanan at mga hayop galing sa Garden of Eden. Kaya sinabi ng Bible na ibaon ang dakilang punong kayo sa Garden of Eden doon sa pinakamalalim ng lupa. Kaya disyerto na naman sa ilalim ng buhangin, ano pang marami doon? Langis. Bakit maraming langis doon? Bakit doon ng maraming langis? Kasi yung mga dating lugar ng halaman ng Eden. De, sabi ng Biblia, meron pong apat na ilog daw. Kaya natakpuan nila yung apat na ilog. Pison, Gihon, Tigris, and Euphrates. Kaya po, totoo talaga ang Garden of Eden. Tapos, pero wala na yung paraiso. Bakit po nawala na yung paraiso? Dahil sa kasalanan ng tao. Kaya po, isinumpa ng Diyos ang mundong ito, kaya mahirapan po tayo sa
maraming problema sa mundong ito dahil ano pa ang ugat ng lahat ng problema, yung ating kasalanan. Pinalayas ng Diyos sina Adam at Eva mula sa Garden of Eden. Tapos ibinaon ng Diyos ang Garden of Eden sa ilalim ng lupa. Kaya wala na po yung paraiso. Paglipas ng panahon, dumami na yung mga tao. Tapos, ang mundong ito ay puspos ng kasalanan. Yung kasalanan na nagawa ni Adam, maliit lang naman, pero lumaki na po ito. Kaya po, ang buong mundo ay puspos ng kasalanan. Kaya pinarawsan ng Diyos, hinatulan ng Diyos ang mundong ito dahil sa kasalanan ng tao sa panahon ni Noe. Yung ano po, sa pangitan ng baha. Kaya lahat ng tao ay nalunod, lahat ng hayop ay nalunod, maliban sa pamilya ni Noe at mga hayop na sumakay sa arko ni Noe. Yung pang Noah's flood, totoo po ba hindi? Totoo. Maraming ebidensya na nasa Bible, tama po ba? Okay. Kaya tingnan po natin yung tipak ng yelo. Saan galing yung tubig na umapaw sa buong mundo? Sabi ng Biblia, meron pong tubig na bubong sa itaas. Meron pong tubig na bubong sa itaas. Dahil sa yung tubig na bubong, yung sikan ng araw, yung masamang sikan ng araw, hindi nakapasok sa mundong ito. Kaya palaging maligam-gam lang yung temperatura. Tapos, ang mga tao, ang mga hayop ay nabuhay ng mas matagal. Tapos, lumago sila ng mas malaki kaysa ngayon. Kaya yung mga dinosaur, natakpuan ng mga archaeologists, maraming mga fossil na dinosaur. Bakit maraming fossil na dinosaur? Kasi sa sinaunang panahon ay napakaganda yung kapaligiran sa panahon natin ngayon dahil sa tubig na bubong. Pero ito yung tubig na bubong ay bumagsak daw sa panahon ni Noe. Tapos yung mga malaking bukal ng tubig ay umakyat. Kaya ang buong mundo nasa ilalim ng tubig na. Yung pang nangyari sa panahon ni Noe. Pero yung arko ni Noe, ginawa ni Noe yung arko ayon sa utos ng Diyos, and yung family ni Noe, tapos yung mga hayop na sumakay doon ay nakasurvive sa pandaigdigang baha. Nasaan yung arko ni Noe? Ang arko ni Noe ay sumasat sa mga buntok ng Ararat. Nasaan yung buntok ng Ararat? Doon sa Turkey na. Kaya nakita natin yung mga bakas ng arko ni Noe. Tama po? Kaya po yung lahat ng sinabi ng Bible ay totoo. Sa bandang huli, paparosan ng Diyos ang buong mundo sa pangitan ng ano daw po? Sa panahon ni Noe, sa pangitan ng tubig. Water judgment. Pero sa hinaharap sa ating panahon, sa pangitan ng ano po? Apoy. Paano? Para sa buong mundo, meron po bang apoy? Impossible yata. Meron po. Ano po yun? Nuclear weapons. Kaya ayon sa propesya ng Bible, magkaroon tayo ng giyera sa pagitan ng sampo, Russia tsaka Israel. Ngayon, meron pong giyera sa pagitan ng Russia tsaka Ukraine. Ito pang unang step patungo sa huling giyera. Kaya ang lapit na po yung katapusan. Kaya sa pangitan ng bansang Israel, hahatulan ng Diyos ang buong mundo. Paano po? Sa pangitan ng digmaan. Pandaigdigang digmaan. Kaya ngayon araw, pag-aralan po natin ang bansang Israel. Ito pang bansang Diyos. Pinili ng Diyos ang isang bansa para may pakita ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng tao sa mundong ito. Kaya po, nasa dito po tayo. Kaya ayon sa pinaran po natin, yung Biblia ay totoo talaga. Kung totoo pa ang Biblia, totoo din po ang impero.
Kaya meron po tayong problema sa kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya sana sa pamamagitan ng pagkataong ito, lahat po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ng sigurado. Sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Okay. Kahapon, pinaram po natin ang Noah's Flood. No? Suriin po natin ang tungkol sa Noah's Flood ng konti. Noah's Flood, ito po ang nangyari sa buong mundo. Tama po ba? Hindi po ito nangyari sa doon sa Israel lang, mabandang Iraq lang. Ito po ang nangyari sa buong mundo. Kaya pandaigdigang baha. Worldwide flood. Kaya kaisan, meron pong mga konting ano po, yung storya sa kanila. Sa mitolohiya nila, meron pong konting story. Hindi katulad ng Bible, yung storya nila hindi detalyado katulad ng Bible, pero meron pong mga storya kasi ito pang nangyari sa buong mundo. Malaking ano po bagay na malaking bagay na ito. Kaya doon sa Mongolia po, Mongolia, alam niyo po ba Mongolia? Meron po kaming church doon. Marami po sila, maraming church. So, sabi ng missionary doon, hindi kailangan may paliwanag tungkol sa Noah's Flood daw sa kanila. Kasi alam nila lahat tungkol sa Noah. Tungkol kay Noah, alam nila. Paano nila malaman? Mula sa lola, lolo. Narinig nila yung kung anong nangyari sa mundong ito. Sabi ng lola ko, sabi ng lolo ko, ganito daw, ganito daw. Kaya alam nila lahat. Alam nila kung tungkol kay Noah, alam nila tungkol sa ano po, worldwide flood. Alam po nila lahat. Naniwala sila lahat. Yung nagulak sila lang, ano po, ay, yung storya nasa Bible pa. Yun lang hindi nila alam. Kaya po, ibig sabihin, nangyari po ito sa buong mundo. Oh, talaga. Pero sabi ng Biblia, nakalimutan daw nila. Nakalimutan daw nila. Kaya po, meron pong mga flood myth. Kunwari po dito, sa Hawaii, okay? Nakapunta ba kayo? Hawaii? Meron pong storya sa kanila ng ganito, long after the death of Kuni'uhonna, the first man, yung pangalan niya, sa Bible, Adam. Sa kanila, ano po? Kuni'uhonna. Medyo iba po, no? Basta my first name, first man daw. The world became wicked, terrible place to live. There was one good man left. His name was Nu'uh. He made a great canoe with a house on it and filled it with animals. And the waters came over all the earth and killed all the people. Only Nu'uh and his family were saved. Okay. Mo halos parehas po, no? Pero hindi po detalyado katulad ng Bible. Sa detalyado po, sa Bible po, detalyado ng detalyado kung kailan ito nagsimula, ilang buwan, tuloy-tuloy, pagkatapos ng ilang buwan, anong nangyari. Pero wala pong ganyan. Pero may importanteng punto sa storya niya. The history, ito sa China. The history recorded Hu Fei and his wife, 3 sons and 3 daughters. May ibang information dito. Escaped the great flood, he and his family were the only people alive on earth. After great flood, they repopulate the world. Gaya nito, dito din po, ito naman po, Mexico. The Totlec Indians of ancient Mexico said, the first world lasted 1,716 years and was destroyed by a great flood. Only one family named Cox Cox survived. Cox Cox. Kaya po, 1,716 years daw. Ayon sa talata ng Biblia, Bible dates put the flood 1,656 years after creation. Only 60 years difference. Very detalyado ito. Kaya po,
Sa iba't ibang dako ng mundong ito, Hindu flood, walo po sila, walo, kaya ng family ni Noe. Australian tribe in Burma, Myanmar, no? So, story of Maasai tribe from East Africa. Doon sa China po, ito po, yung ibig sabihin nito ay malaking barko. Yung ibig sabihin ng letter nila, yung sa kabila, ito po ang ibig sabihin, barko, ito naman, walo. Tapos sa baba, bibig o tao. Walong tao ay sumakay sa barko, kung gano'n, malaki na. Kung walang tao ay sumakay sa barko, malaki na po yung barko na ito? Hindi naman, no? Pero bakit sinabi nila na ito ang ibig sabihin nito, malaking barko? Kasi ito po ang ibig sabihin ng arko ni Noe. Kaya po yung tatlong anak ni Noah, no? Japheth, Ham, Sem, sila po ay kumala sa mundong ito. Japheth has 7 sons, Ham has had 4 sons, Sem had 5 sons. Kaya tayo naman po sa ninay ni Sem, yung Asian paper. Japheth naman napunta sa Europa, yung mga European paper. Ham naman po napunta sa Africa, siya pa ay naging pinuno ng mga African paper. Kaya yun pang nangyari. Kaya dahil sa mga klima, dahil sa mga pagkain, naging iba po yung kulay ng skin color, naging iba na po. Pero parehas naman po yung dugo. Tama po ba? Kaya yung pang sinabi ng Bible. Kaya totoo talaga ang Noah's flood. Kaya pagkatapos dito, ano pang nangyari sa Bible? Ang Tore ng Babel, chapter 11. Sa panahon yon, ang buong lupa ay iisa ang wika, makatulad ang salita. Pagkatapos ito pang nangyari, sinabi ng Diyos, iniutos ng Diyos, nakawatak-watak kayo sa iba't ibang dako ng mundo. Huwag kayong makatipon sa isang lugar. Pero ayaw nilang sumunod sa salita ng Diyos, kaya nakatipon sila sa isang lugar. Tapos itinayo nila ang malaking tore. Sampo yung sa lupay ng Sinar, na sila'y tumira doon. Tapos, halikayo, tayo'y gumagaw ng iti sa ating luntuing mabuti. Tapos, halikayo, magtayo tayo ng isang lunsot, isang tore, na ang talutok nito ay hanggang sa langit. Gumagaw tayo ng pangalan para sa Panginoon at para sa kanilang sarili. Para sa kanilang sarili, baka tayo'y magkawatak-watak sa ibaba ng buong lupa. Kaya pagkatapos ng ilang panahon, dahil sa kasalanan nila ay pinarusan ng Diyos ang buong mundo naman sa pangitan ng tubig, bumalik sila sa kanilang kasalanan, no? Tapos nagsimula silang lumaban sa Diyos. Para dito, ginawa nila yung malaking tore. Sabi ng iba, yung tore ito parang templo ng Diyos, Diyosan daw. Kaya po, bumaba ang Panginoon upang tingnan ng lunsod ang tore na itinayo ng mga anak ng tao. Sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo, sila ay isang bayan at may isang wika. Ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. Kaya, halikayo tayo'y dumaba. Sino po ito? Diyos. Tayo'y bumaba. Bakit sinabi niya tayo? Kasi tatlo po sila. Ang Diyos ay tatlo, pero isa pa rin. Kaya sinabi niya, tayo'y bumaba. Ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawa isa. Kaya ikinala sila ng Panginoon mula roon sa ibaba ng buong lupa. Umito sila sa pagtatayo ng lunsod. Kaya pagkatapos ng isang araw, bigla silang iba sa kanilang wika na ginagamit nila. Aloha, hello, hola. Hindi ko alam yung mga iba. Kumusta? Kaya hindi nila makasundo. Ano? Hindi sila makakainti sa bawat nila. Kaya
Nagsimulang nagsimulang umalis sa lugar na ito ayon sa kanilang wika. Kaya po ito pang nangyari sa panahon yun. Totoo ba ito? Kung titingnan natin yung ating wika, meron pong iisang ano po, ugat. Kaya po, sabi ng mga scholar na nag-aral sa tungkol dito, yung mga lingwahe, meron po tayong iisang ugat tao. Kaya kung tingnan po natin yung isang pananalita, ano po, mother. Mother. Ano pang mother sa Tagalog? Ay, hindi nyo alam? Ano pang mother sa Tagalog? Nanay, ina. Dito naman po, sa ibang bansa, sa French, mère, mère, madre, mater, mother, moeder, mother, mor, moir, mate, mote. Kaya yung pinakaugat naman daw, meter, meter. Basta, ma, na. Yun pang ano? Mga common ano po common words no kaya po mukhang ano pare-parehas lang po sa Tagalog ano po dali-dali anong ibig sabihin dali-dali fast fast no sa Korean naman po pali-pali alam nyo naman ano po pali-pali yung ibig sabihin dali-dali parehas naman po sa Korea meron po tayo meron po kaming mga letter nang ikumpara natin ang letter kasama ng ibang bansa natapuan natin yung mga magkaparehas kanina Burma Myanmar ito Myanmar ito po Myanmar words sa baba po sa taas yung Korean words yung pronunciation parehas naman g k k tapos b r u. Hindi tapos ito, gokoko, gokoko. Parehas daw. Gakaka, gakaka. Mukhang parehas po yung letter din, ano? Tama po? Kaya, Myanmar tsaka Korea, malayo naman. Paano ito nangyari? Tapos meron pong yung Tamil doon sa India po. Okay, paano rin ito ng isang video clip? Yung sound? There is real similarities between Tamil and Korea. Have you ever heard? Only today I don't know. Okay. Can you speak Korean? Can you speak Korean? We are here to check there is real similarities between Tamil and Korea. Have you ever heard? Only today I don't know. Oh, okay. Let's check this. What's the for mother? What's Tamil? Omma. Korean is also Omma. How about father? Papa. Oh. How about me? I. Na. Na? Korean is Na. Yes. Na. 6분만이 아니었습니다. How about nation? Na. Korean is Na. 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 Yeah. In Korea, big sister is only. How about the river? Korean river is Tang. Tang, Tang. Yeah. How about Tang? Tang. Wa. Yeah, it's the same. Korea. Wa. Yeah. You. Yeah, the same. I. Wa. How about grass? Grass. Yeah, also food. How about rice? Food. We call it sun. Just happen?
메뚜기. 아, 메뚜기. 아, 공공이야. 메뚜기. 오케이. may similar, no? Tipakulong, ano po? Metukuri. Sa Korea, metugi. So, ano po? Eh, bakit ganun? Ang layo naman yung India mula sa Korea. Kasi dati, iisang lingguwae, no? Kaya, doon sa Iraq, meron pong mga bakas ng malaking tore ng Babel. Ito pa parang isang lunso. Sabi ng Biblia, doon sa panahon yon, si Nimrod, naging anak ni Cus, si Nimrod, siyang nagsimulang naging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihan ng mga aso sa harapan ng Diyos. Makapangyarihan ng mga aso sa harapan ng Diyos, hindi po ito ibig sabihin ng mabuting bagay, ano? Siya pang parang lumaban sa Diyos. Gaya ni Nimrod, makapangyarihan mga aso sa harapan ng Panginoon. Ang simula ng kanyang kaharian ay ang Babel. Kaya po sa panahon yon, si Nimrod ang parang pangulo sa bansang Babel. Gigante siya, giant. Malaki siya, no? Sa panahon yon, maraming giant, maraming gigante. Kaya ito po ang symbol ng paklaban sa Diyos. Ngayon, masama po yung ating panahon kaya gusto nilang itayo ng Tore ng Babel pa ulit upang gumaban sa Diyos doon sa Europa. Ito din po isa pang tanda ng katapusan ng mundo. Many tongues, one voice style. Gusto nilang itinayo ang kanyang sariling lungsod, kanyang sariling lipunan na walang Diyos. Ayun pang malaking problema. Siyempre, hahatulan ng Diyos ang bandang huli. Sa panahon yun, halos lahat ng tao ay tumaliko sa Diyos, then si Noe ay namatay na. Wala na si Noe sa mundong ito. Kaya po, pinili ng Diyos ang isang angkan. Yung isang family, si Abraham. And tapos, pinili ng Diyos ang isang wika, ano po, Hebreo, upang maisulat ang Biblia. Kaya sila pa ay nagiging, ano po, pinuno ng bansang Diyos, Israel. Abraham, nakaanak ng Isaac. Isaac, nakaanak ng Jacob. Jacob, nakaanak ng 12 anak na lalaki. Sila pa ay nagiging, ano po, 12 tribo ng Israel. Yung Israel, no, kanina, ayon sa Biblia, ayon sa propesya ng Bible, sa bandang huli, ang buong mundo nawasak dahil sa giyera. Sa pagitan ng, ano po, Russia tsaka Israel. Israel tsaka Russia. Bakit po? Dahil sa kasalanan ng tao. Gagamitan ng Diyos ang bansang Israel upang hatulan ang buong mundo. Dati naman sa pamitan ng tubig. Ngayon naman sa pamitan ng apoy, sa pamitan ng bansang Israel. Kaya yung bansang Israel ay importanteng bagay para sa atin. Sinabi ng Bible, Isaiah chapter 43 verse 10, kayo ang aking mga saksi. Sino po yung Israel? Sabi ng Panginoon, aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman, mananampalataya kayo sa akin at inyong maunawan na ako nga. Walang Diyos na inayuan na una sa akin o makaroon man pagkatapos ko. Bakit pinili ng Diyos ang bansang Israel? Upang ano po? Upang inyong malaman ang mananampalataya kayo sa akin. Inyong maunawan na ako nga. Kayo ang aking mga saksi. Kaya ang bansang Israel, sila pa ang saksi ng Diyos. Tama po. Saksi ni Jehovah God. Nakita niyo po ba mga saksi ni Jehovah sa palibon niyo? Kingdom daw. Tapos, sabi nila, ako ang saksi ni Jehovah. Impossible yan kasi yung saksi ni Jehovah, sino po yun? Israelita lang. Yung bansang Israel lang saksi ni Jehovah. No? Yung mga iba naman po, hindi pwede. No? Yung Amerikano, mo Filipino, Koreano, hindi kaya nilang naging saksi ni Jehovah God kasi hindi sila pinili ng Diyos. Okay, 19 yan po. Kayo, sino? Yung bansang Israel. Sila po ang saksi ng Diyos. Pinili ng Diyos ang bansang Israel.
Kaya sa pangitan ng kanyang kasaysayan, malalaman po natin kung sino ba talaga ang Diyos. And tapos malalaman natin, maunan po natin yung malagang lesson para sa atin. Kaya masasabi natin na sila po ang isang nagsisilbing buhay para sa atin. Kaya, bagi pinili ng Diyos ang bansang Israel, sila po ang saksi ng Diyos. Sa pangitan ng kasaysayan ng Israel, magkaroon tayo na tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya po, kunwari, meron pong isang, sino po ito? Sumo wrestler. Sa harapan niya may isang makulit na bata. Sino ang nananalo? Siyempre, sumo wrestler. Kahit dalawa, hindi kaya. Tama po. Pero kung ito pang nangyari, bigla ang pang. Sino ang nanalo? Ang batang ito. Sabi niya, sa panahon yon, nanalangin ako sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng inyong lakas upang maitapon ang halimaw na ito. Ay, ganun ba? Totoo talaga buhay ang Diyos. Kaya yung pang Israel, kaya ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pangitan ng maliit na bansang ito. Yung population ng Israel ngayon, alam niyo pa kung ilan? 13 million lang. 13 million. Paano naman yung population ng Pilipinas? Ilan po kayo? Ano pa? 112. Ngayon, mas marami yata. 120, mga hindi nakalista. Kasama na hindi nakalista, mga 130. No? Doon sa mga isla. Kaya halos, yung Pilipinas, halos 10 beses mas malaki kaysa bansang Israel. Tama po? Pero, alin bansa ang mas malakas? Ang bansang Israel. No? Pinakamalakas na bansa ngayon, anong bansa po? Yung Israel, sila po ang pinakamalakas na bansa. Ayon sa Bible, kaya inisip ng maraming tao, ngayon mo, Russia, yung malakas. Amerika, malakas. Hindi, yung Israel, yung pinakamalakas. Sa totoo lang, yung gira ngayon, ito po, ano pang rason? Bakit ito po nangyari? Hindi dahil sa Ukraine lang, kundi dahil sa Israel. Okay? Mamaya, pag-aralan po natin tungkol doon. Kaya bakit pinili ng Diyos ang bansang Israel? Kayo ang aking mga saksi. Kaya ginawa ng Diyos maraming himala sa loob ng kasaysayan ng Israel. Tapos nang nakita nila yung himala ng Diyos, nagula sila. Totoo talaga ang Diyos natin. Tapos ibinigay ng Diyos ang kanyang mensahe sa mga Israelita. Yun po ang naisulat nila dito sa Bible. And tapos ayon sa pangako ng Diyos, isinugo ng Diyos ang ating takapaligtas, ang Panginoon Jesus. Saan po? Saan? Sa bansang Israel. Kaya yung bansang Israel, ito pang naging sinapupunan ng ina para sa ating takapaligtas. And tapos, kung susunod sila sa salita ng Diyos, ano pang mangyari? Kung hindi sila susunod sa salita ng Diyos, ano pang nangyari? Sila po ang naging samper. Nang sumunod sila sa salita ng Diyos, dumating na po yung malaking biyaya. Pero kung hindi sila sumunod, kung sumuway sila sa salita ng Diyos, kung tinanggihan nila ang Panginoon Jesus, dumating na po yung hindi pangkaraniwang sumpa sa kanila. Kaya po, sila pang nagiging samper para sa atin. Tapos, ayon sa Bible, kung nakita natin ang bansang Israel naging malakas na, paulit, ibig sabihin malapit na ang katapusan ng mundo. Yung bansang Israel, ito pang isang tanda, pinaka-importanteng tanda para sa atin. Kaya nasaan yung bansang Israel? Nasa sentro ng buong mundo. Yung sentro ang pinaka-importanteng lugar. Kamanga-manga, yung location ng bansa nila, nasa sentro pala. Nasa sentro ng buong mundo. Para sila pa ay naging saksi ng Diyos. Gaya ng ipaliwanag ko kanina, yung population niya, 13 million lang. Pero kung meron po silang gira sa pagitan ng Muslim country dati at Israel, kung meron po silang gira sa pagitan ng Israel, maraming bansa, malaking bansa, sino ang nanalo? Bansang Israel.
God, we are small nation but strong. Jose Dayan, 1967. Magkaroon sila ng giyera sa pagitan ng Israel at iba't ibang bansa. Pero sinong nanalo? Bansang Israel. At kaya po noon, sa sinaunang panahon ng kasaysayan ng Israel, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ng mas malinaw. No? Sa pangitan ng tatlong salot, iniligtas ng Diyos ang bansang Israel mula sa kamay ng Ehipto. Kaya po, yung bansang Ehipto halos nawasak na. Yung huling salot naman na ginawa ng Diyos, pinapatay ng Diyos lahat ng panganay kasama ng anak ni Paraon. Kaya sinabi ng Paraon, sige, umalis ka na. Kaya sa loob ng halos 430 years, sila pa'y nabuhay bilang isang alipin sa loob ng Ehipto, pero sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos, sila pa'y naging malaya. Nang sila pa ay bumiyay sa patungo sa kanilang lupain doon sa Kanaan, yung Parao at yung Ehiptong sundalo ay nagsimulang sumuno sa kanila para patay nila lahat ang Israelita. Sa panahon yon, ginawa ng Diyos malaking himala sa harapan ng Israelita. Ano po? Nahati ng Diyos ang pulang dagat, tapos yung mga lahan ng Israelita ay tumawid sa tuyong lupa, sa gitna ng pulang dagat. Para sila po, kaya sila pa ay naligtas mula sa kamay ng Ehipto. Totoo ba ito? Para maunan po natin, tingnan po natin yung isang video clip ng kortito. With this staff, you shall do my wonders. Kaya, totoo po ba yung Red Sea Crossing? No? Kaya dito sa Bible, pagkatapos sa inyo natin Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, pinakiwalay ng Panginoon ang dagat sa pangitan ng isang malakas na hangin. Mga anak ni Israel pumasok sa gitna ng dagat,
Kaya kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanyang mga karwahe. Yung mga eftong sundalo ay nang sumunod sila sa bansang yung mga Israelita nasa gina ng pulang dagat, nahirapan sila, no? Kaya ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya sinabi ng mga Efsyo, takpan na natin ang Israel. Sapagat ipinaklalaban sila ng Panginoon laban sa mga Efsyo. Kaya lahat ng sundalong Ehipto at kasama ng paraon ay nalunod. Kaya nawasak na po talaga ang bansang Ehipto. Totoo ba ito? Kaya natakpan ng mga archaeologists ang mga bakas ng yung mga gulong, karuahe doon sa ilalim ng pulang dagat. Ganito po, no? Panulin natin ng isang video clip tungkol dito. Kaya hindi ko, may problema ito po yung sound. Nakita niyo po ba yung mga kakaibang bagay, no? Ano po yun? Sa ilalim ng pulang dagat, meron pong bakas ng mga gulong. Tapos sa pamamagitan ng remote control cameras, natakpan nila yung mga maraming mga bakas ng sinaunang yung makaruwahe ng Ehipto, hugis, no? Yung coral leaf ay tinubuan. Ang kanina okay naman. Ito po. Kaya isang manipis na hugis na mesa. Hindi to po normal coral reef growth. Kasi 90 degrees po ito. 90 degrees. Okay po. Kaya natapuan nila yung mga ebidensya doon sa ilalim ng pulang dagat. Tapos sa panahon yun, kung ang si paraon ay namatay, ginawa nila ang katawan na parao na namatay na mummy. Ang karamihan ng mga mummy na sa Cairo Museum sa Ehipto, isa sa kanya ay Merenepta. Ayon sa batong monumento niya, sabi dito, umalis na daw ang lahat ng Israelita mula sa Ehipto. Wala na daw. Tapos, yung katawan niya, kumpara sa ibang mami, yung kulay ng skin niya ay iba. Yung iba naman medyo itim. Gaya ng tingnan nyo. Pero yung katawan niya, parang puti siya. Tapos may asin pa. Hindi ginamit nila yung asin para sa paggawa ng mami. Tapos yung kilay niya, hindi na tunay na kilay. Tapos yung tangi niya, yung paa niya ay may bawas. Siguro dahil kinain ng mga ista. Kaya po, yung lahat ng sinabi ng Bible ay totoo talaga. Siyempre, yung paghahati ng pulang dagat, ito pa ay madaling trabaho sa Panginoon kasi siya pang takapalikha naman. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya ipinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Panginoon ang siyang Diyos, wala na iba liban sa Kanya. Kaya sa pamamagitan nito, naunan ng mga Israelita na totoo talaga ang Diyos na ito. Siya pang talagang takapalikha. Tapos, makaroon sila ng kasunduan sa pagitan ng Diyos ang Israelita. Ano po 'yon? Kung susundin mo ang yung salita ko,
darating ang hindi pangkaraniwang pagpapala. Kung hindi nyo diringgin ang mga utos ko, ang darating po ang hindi pangkaraniwang sumpa. Yung pang kasunduan nila. Okay? Kaya po, sa panahon ng Haring David, kasi si Haring David ay matapat na sumunod sa salita ng Diyos, kaya pinakpala ng Diyos ang bansang Israel. Kaya naging malakas na po ang bansang Israel. Ang problema sa panahon ni Haring Solomon, yung anak ni David, pasimula naman, mukha silang okay, pero sa bandang huli, siya pa ay nagsimula ng sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun pang naging malaking problema. Kaya po, dumating na yung mga sumpa ayon sa kasunduan nila. Dumating na po yung sumpa sa kanila, kaya yung bansa nila ay nahati na sa dalawa, North and South Israel, South Judah, North Israel and South Judah. At tapos, tuloy-tuloy po sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yung North Israel, pinuksan ng Diyos sa pamitan ng bansang Assyria. BC 722, nawala na po yung North Israel. Sa bandang huli, dahil sa kasalanan nila, yung nawala na po yung bansa nila sa pamitan ng Babylon. And tuloy-tuloy po, Iran, Greece, and Rome. Kaya, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito po ay malaking kasalanan. Ayon sa 10 utos, ito pang pangalawang utos, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa para sa inyong sarili na inyong kinararawan o anumang kawangis na anumang nasa langit, sa itaas, nasa lupa, sa ibaba, nasa tubig, nasa ilalim ng lupa. Huwag mong silan, yuyukuran o paklingkuran man sila. Bawal po ito, bawal. Kaya sabi ng iba, ito imahe lang daw, imahe. Roma chapter 1 verse 22 hanggang 23, sa paangking marurunong sila ay maging mga hangar, ipinapalit nila ang kaluhatian ng Diyos na hindi nasisira sa imaheng, mga imaheng kahawik ng tao na nasisira. Yung imahe ng Diyos daw, parang ginuguan nila isang ano po, lolo, natapos Diyos daw. Ang Diyos ay hindi lolo. So, ng mga ibon, mga hayop na may apa na ba, mga gumagapang, syempre, hindi po yun. Kaya, sinabi ng Panginoon Jesus, ang Diyos ay, ano po? Imahe? Hindi, Espiritu. Ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa ano po? Sa imahe? Sa riburto? Hindi, sa Espiritu. Yung Espiritu ay walang anyo. At katotohanan, ibig sabihin, Bible. Kaya meron pong ganitong picture na ginugoy ni ano po, Michelangelo. Yung sa kabila po, siya po ay Adam. Doon, yung lola po, lolo po, siya po ang ano po, Diyos daw. Dapat walang anyo. So, kasi ang Diyos ay Espiritu. Kaya huwag kang gagawa para sa inyong sarili na inukin ng larawan. Kasi gusto nilang mga nakita. Gusto nila yung mga nakikitang Diyos. Pero ang Diyos ay hindi nakikita. Pagkatapos ang tao ay nakasala, naging madilim po yung kanilang espiritu. Kaya po, yung hinahanap nila, yung mga nakikitang Diyos lang. Pero tunay na Diyos ay hindi nakikita. Kaya maraming bagay sa mundong ito hindi nakikita. Tapos ang Diyos din hindi nakikita. Kaya huwag kang gagawa para sa inyong sarili na inukit na larawan. Bawal. Okay? Ano pa ito? Kahoy lang, bato lang. Hindi tunay na Diyos. Kaya bawat tao ay hangar, walang kaalaman. Bawat platero ay inilagay kahihiyan ng mga kanyang mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang kanyang mga larawan ay kabulaanan, walang hininga sa mga yon. Walang hininga sa mga yon. Jeremiah chapter 10:5, sila ay gaya ng mga panakok uwak. Alam niyo po ba yung panakok uwak? No? Sa ano po, ginna ng taniman ng mga pipino. Hindi sila magkapagsalita. Kailang silang pasanim pa sapaka hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ng mga yon sapaka sila hindi magagawa ng masama ni wala din namang, magagawang maguti. Kaya po, sa harapan ng Diyos, ito pa ay kasalanan. Pero tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang kasalanan, kaya isinugo ng Diyos ang kanyang takapaligtas ayon sa
pangako ng Diyos. Sa takdang panahon, dumating na ang Panginoon Jesus. His name, Jesus. For He will save His people from their sin. Ibig sabihin ng Jesus ay kaligtasan. Kaya ano pang mensahe niya? Importante po ito kasi siya pang ating tagapaligtas. Ano pang mensahe niya? Kahabak-habak kayo, mga eskriba, mga pariseo. Eskriba, pariseo, sa panahon yung mga relihiyosong grupo, sabi ng Panginoon, magpakunwari daw. Sila pang magpakunwari. Nagula sila. Sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa ng pinggang, ngunit sa loob ay puno silang kasamaan, kalawayan. Ikaw na bulak na pariseo, linis mo muna ang loob ng kopa ng pinggan upang luminis din naman ang labas. Kaya ano pang concern ng Diyos? Ang loob. Ano ang nasa loob? Kaya pinaputing libingan daw na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob, puno ng mga buto, mga patay, ang lahat ng uri ng karumihan. Yung mga cemetery po, yung mga puting-puti, ang ganda yung cemetery, yung ano, libingan nila, ang ganda. Mas maganda yung cemetery nila kaysa bahay natin, ano? Maganda, mas second floor pa, maano pa. Pero sa loob, ano yan? Gaya ng sinabi ng Panginoon, puno ng mga buto, mga patay, ang lahat ng uri ng karumihan. Kaya, tinitingnan ng Diyos yung ating puso, ating ano po, isip, ng kaagad. Hindi kailangan maraming oras, kaagad, kitang-kita na sa harapan niya. Pero yung mga pariseo, eskriba, nakukunwari silang matuwid. Kaya sa harap ng Panginoon, Jesus, magpakunwari. Yun din po, isa pang kasalanan. Daktakan pa yung kasalanan nila. Kaya nagula sila, nagalik sila kay Jesus. Kaya isinumbong nila si Jesus kay Pilato na gobernador sa panahon yon. Sabi ni Pilato, wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Si Pilato din po, siguro narinig niya tungkol kay Jesus. Mga himala na nagawa niya, mga mensahe niya. Kaya, wala daw yung kasalanan sa kanya. Anong sinabi nila? Ipako siya sa cross. Bakit? Anong kasama ang ginawa niya? Wala naman. Ipako siya sa cross. Lalong silang naksigawan. Kaya po, ito pa ay nagiging politikang problema. Kaya, sumuko na si Pilato sa kanila. Sumuko na. And kinuha niya yung tubig tao, siya ay kumuha ng tubig, nahugas ng kanyang kamay sa harapan ng napakaraming tao. Wala akong kasalanan kay Jesus sa dugo ng taong ito. Kayo na bahala dyan. Anong sagot nila? Sige, walang problema. Okay, okay, Pilato, pananagutan namin ang aming mga anak, kanyang dugo. Kayong pang nangyari. Tinanggihan nila si Jesus. Tinanggihan nila si Jesus. Kaya sinabi ng Bible, kung hindi nyo diringgi ng mensahe ko, susumpain kita. Daranti po ang hindi pangkaraniwang sumpa. Tinanggihan nila ang iisang takapaligtas. Kung tinanggi natin yung iisang takapaligtas bilang makasalanan, ano pang mangyari? No? Kaya po, dumating na po yung hindi pangkaraniwang sumpa sa bansang Israel. Kaya bakit po ito nangyari? Meron silang lumang tipan, sa kanilang lingguwahe pa, pero hindi talaga naintindihan o naunawan kung sino si Jesus. Bakit po? Kasi yung focus nila ay kasalukuyang mundo lang. Yung kasalukuyang problema lang. Dahil sa Roma, ano-ano. Kaya yung hinahanap nila, yung mga physical na blessing, yung material na blessing lang. Kaya po hindi nila naintindihan yung mensahe ng Panginoon Jesus tungkol sa kanilang espiritu. Kayong pang nangyari. Ngayon din, maraming nagsisimba. Ano ang hinahanap nila? Mga blessing daw. Mga biyaya daw. Anong klase ng blessing? Anong klase ng biyaya? Mga material na bagay, mga physical na bagay. Sana gumaling ako ng sakit. Sana ayos na yung family problem ko. Sana ayos na yung financial problem. Yun lang hinahanap nila. Tungkol sa kanilang kaligtasan, ligtas na ba kayo? Hindi ko alam, Pastor. Next time na lang. Busy.
Bible study tayo next time. Busy. Busy, busy. Hmm? Busy para ano po? Para sa katawan nila. Huh? Ito pang nangyari. Okay? Kaya dumating na po yung sumpa sa kanila. Yung pang isang sample para sa atin. Yung pang isang warning para sa atin. Anong sumpa na dumating na naisula sa Bible? Kung hindi sila susundin ang salita ng Diyos, kakainin niyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki, kakainin niyo ang laman ng inyong anak na babae. Nagatakot na mensahe na ito. Leviticus chapter 26 po ito. And then 32, gagawin kong ilang ang lupay ng inyong mga kaaway na nakatira roon ay magtataka. Kayo'y aking ikakalas sa mga bansa. Yung lupa nila naging ilang. Yung lupa nila naging sira. O disyerto. Ng aking ikakalas sa mga bansa. Yung bansa nila nawala. Kaya nakawatak-watak sila sa buong mundo. Panapakbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo. Ibig sabihin kung saan sila may saan nila mapupuntahan, doon sila nakturusa. Sa pangitan ng pakuusik, pinarusahan ng mga hentil, sa pangitan ng pakuusik, ang inyong lupa'y naging isang ilang. And kaya po yung blessing na dumating sa kanila ay nag-iba na. Yung lupa nila naging deserto, nawala na yung bansa nila, sila pa'y naging watak-watak sa buong mundo. Sa halin ng blessing, ano pang dumating? Kamatayan. Kaya nang tinanggihan nila si Jesus, hindi po ito dumating kaagad. Binigyan pa rin sila ng Diyos ang konting chance, mga 30 years. Mga 30 to 40 years. AD 70, dumating na po yung sumpang ito. AD 70, dumating na yung Romanong sundalo. Gaya ng propesya ng Bible, yung symbol nila, agila. And tapos, binabalot nila yung Jerusalem sa loob ng mahabang panahon. Kaya ubos na po yung pagkain doon sa loob ng Jerusalem. Kaya ayon sa talatang ito, sa isang libro, Flavius Josephus, siya po ang isang tanyak na historian, Hudyo, o politikong Hudyo, diliyosong Hudyo sa panahon yun. Ayon sa librong ito, ito pang nangyari sa tao isang bahay. Kasi naubos na yung pagkain, kaya maraming nangnanakaw. Kaya isang grupo ng nangnanakaw dumating sa yung bahay ng isang mayaman. Pero kahit mayaman sila, wala na naman yung pagkain doon. And nakita na yung isang babae, sinabi ng babae ito, "Come on, be do my food." Sinabi niya sa kanyang anak, no? Sabi ng mga ina, ang inang ito sa kanilang anak, "Halika, ikaw maging pagkain ko." Ang kanyang inihaw ang kanyang anak, and kalahati ay kinain niya. Tapos itinago niya ang kanyang kalahati para sa kinabukasan daw. Ito pang tunay na kasaysayan. Gaya ng nakasula sa Bible. And kayo ikakala sa mga bansa. AD 135, nawala na po yung bansa nila. Pinalize ng Romano, lahat ng Israelita. Sa halip, sino ang nagsimulang tumira? Palestino. Palestino. Kaya ngayon, yung pang problema sa pagitan ng Palestino tsaka Israel. Mula sa panahon yon, nawala na po yung Israelita sa lugar na ito, yung Palestino ay nagsimulang tumira. Kaya buong bansa, sa kahisan, nandun po yung bansang, ay nandun po yung Israelita. Ano po ito po? Ito pang resulta ng pagtating ng sumpa ng Diyos. Pananagutan namin ang mga anak kang kanyang dugo. Kaninong dugo? Dugo ni Kristo. Kaya tuloy-tuloy, ayon sa kasaysayan ng Israel, sila po ay nagtusa. AD 70, AD 135, mga 1 million Jewish, mga 580,000 Jewish. Tuloy-tuloy, nagkaroon sila ng miserableng kasaysayan. Marami silang namatay, pinatay ng mga Gentil. During Second World War, gaya ng alam ninyo, 6 million Jewish pinatay ng mga Nazis. 6 million. Tinipon nila ilahan ng mga Israelita sa buong Europa, sa isang salong ng isang camp, mga ilan kampo, Auschwitz concentration camp, ito po, meron pong isang iba't ibang kampo, meron po silang barbed wire na may kuryente.
Barbed wire na may kuryente. May fence sila na may wire na may kuryente. 6,000 volt daw. 6,000 volt. Kaya hindi kaya nilang makatakas, hindi kaya nilang tumakas. Tapos, SK chapter 23, verse 26, isa pang mga sumpa sa kanila, kanila din naman huubaran ka ng inyong mga suot, kukunin ang inyong magagandang hiyas. Kaya gaya ng sinabi ng verse na ito, ano po, hinubarit nila sa kanila ang mga suot, ang damit, gaya ng propesya. Ang isang babae umiiyak, kutong babae, dahil hinubas sa kanya ang kanyang damit. Tapos, pagkatapos dito, binabari nila kaagad. Yun pang nangyari sa Ukraine. Dati, ang mga damit ng mga Hudyo na namat, pinatay ng Nazis, mga sapatos, mga salamin, kukunin daw ang inyong magagandang hiyas, mga ginto pa sa ngipin. Ginto sa ngipin pa. Para ginawa nila yung gold bar. Kaya ubos na daw yung bullet, kaya ginagamit nila yung Zyklon B gas. Ah, paliguan lamang ito, paliguan. Pasok ka na dito, pasok. Akala nila, paliguan lamang ito, sa halim ng tubig, ano ang lumabas? Nakalasong gas na ito. Upang kitilin ang kanilang buhay. Kaya daming Hudyo ay namatay kaagad sa loob ng kwartong ito. Kaya panorin natin ng isang video clip tungkol sa yung sumpang ito. Kaya bagay po ito nangyari. Oh, bagay po ito nangyari dahil sa kanilang pagtanggi kay Jesus. Maraming ano po, mga bangkay na sinusunog nila. May cremation house kasi marami po kasi ito. Hanggang ngayon, naka-preserve pa yung cremation house.
kahit 2 years old baby ay kasama pa nila. Dahil sa kanilang sagot, sinabi sa harapan ng Diyos, pananagutan namin ng aming mga anak ang kanyang dugo. Dahil sa kanilang pagtanggi sa kay Jesus, yung sumpa ay dumating sa kanila sa mahabang panahon hanggang sa mga anak nila. Kaya ano pang mensahe ng Panginoon Jesus para sa kanila? Lucas chapter 23 verse 31, sinabi ng Panginoon Jesus, sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Ibig sabihin, ang bansang Israel parang sariwang puno. Kaya alin pang mas madaling masunog? Sariwang puno o tuyong puno? Tuyo. Okay. Tayo pa ay tuyong puno kumpara sa bansang Israel. Kasi wala po tayong lumang tipan. Sila naman sa bata pa, may lumang tipan sila. Kanilang lingguhay. No? Kaya kung ito pang nangyari sa bansang Diyos, no? Ano pang mangyari sa atin, mga hentil, ibang lahi, kaya natin? Mas malaking problema ito. Kaya po, kumusta po ang inyong relasyon kay Jesus? Okay po ba? Ang lahat ng mga mangyayari ay isang tanda ang kababalakan magpakailaman. Ang lahat ng mga mangyayari, Deuteronomy chapter 28, sa mga Israelita, isang tanda ang kababalakan magpakailaman. Kaya sila pang isang nagsisilbing buhay para sa ibang lahi katulad natin. Sila pang saksi ng Diyos. Ito pang imay ng impero, no? Siyempre, mas miserable ang impero, no? Kaya don't mistake again. Dapat natin maunawaan kung sino si Jesus talaga ayon sa Bible. Dapat natin hanapin yung walang hanggang buhay sa halip ng mga material na bagay. Tapos para dito, dapat natin maunawaan yung mensahe ng Panginoon Jesus. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Okay, may stretching po tayo. 1, 2, 3. Nito, sa kanan. Kaliwa po. Sa kanan. Kaliwa. Sa kanan. Sa harap. Sa taas po. Okay, kanan. Tapos kaliwa. Malinaw po? Okay. Malinaw po ba? Klaro po. Klaro. Klaro. Sa Bisaya, klaro. Klaro ba? Kaya ano pang mensahe ng Panginoon Jesus? Sa araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Sa araw na yon, anong araw? Yung araw ng paghuhukom sa harapan ng Diyos. Sa loob ng hukuman, sa loob ng korte ng Diyos. Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa inyong pangalan? Nagpalas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Ang inyong pangalan, gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Mabuti ako, Panginoon, tama. Anong sasabihin ng Diyos? Nagpropesya daw sila sa pangalan ng Diyos, nagpalas ng mga demonyo, parang propeta na ito. Maraming gaawin, maraming gawang makapangyarihan, ito po ang ginawa nila. Tapos saan sila pupunta? Akala nila sa langit. Pero verse 23, anong sinabi ng Panginoon Jesus? Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Anong ibig sabihin ng kasamaan, kasalanan? Ibig sabihin, yung mga gumagawa ng kasamaan, ano po ito sa shortcut? Ano po yon? Magkasalanan. Kaya ano pang issue sa harapan ng Diyos? Yung mga gawa po? Hindi. Yung kasalanan natin. E kaya, tayo pong lahat ay ipinanganak bilang makasalanan. Okay po. Kaya nakasalat po tayo hanggang ngayon ng maraming beses. Tama po ba? Tama po. Ngayon din. Tapos, bukas, makalawa. Kung makasalat tayo paulit-ulit ganito, saan tayo makapunta? Saan po?
Saan po? Impyerno. Ay, nagsisimba ako. Kahit nagsisimba tayo, kung meron po tayong kasalanan na ganito, saan tayo magpunta? Impyerno. Tama po ba? Ay, Pastor, babawasan ko na lang yung kasalanan. Kahit binabawasan niyo yung mga kasalanan sa hinaharap, meron pong tira man naman. Yung natira, marami pa rin. Kaya kahit binabawasan yung mga konti, marami pa rin naman yung kasalanan na natitira, walang silbi yun. Iwasan ko na lang yung kasalanan, Pastor. Kaya niyo po bang iwasan yung lahat ng kasalanan? Kaya kung iwasan yung lahat ng kasalanan, itaas na yung kamay? Wala naman. Tama po ba? Kaya yung pang malaking problema sa harapan ng Diyos. Ang Panginoon Jesus ay ipinako sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Pero meron pa rin tayong problema sa kasalanan. Okay? Kaya paano tayo maliligtas? Alam nila, ang Panginoon Jesus, siya po ang takapaligtas. Pero yun lang alam. Yun lang. Kaya kung makasala tayo pa ulit-ulit, saan tayo makapunta? Naniwala ba kayo Jesus? Oo. Si Jesus ang takapaligtas. Tama? Opo. Kung magkasala kayo pa ulit, saan tayo makapunta? Impyerno po. O, bakit po kanon? Kasi kulang po yung kaalaman nila tungkol kay Jesus, gaya ng mga Israelita. Kaya kumusta po ang inyong relasyon? Kumusta po ang inyong kaalaman tungkol kay Jesus? Kaya si Jesus, alam nila si Jesus ay pinako sa cross dahil sa ating mga kasalanan, tapos muli siyang mabuhay. Tama po? Yun nang alam. Yun nang. Kung yun lang po ang lahat, bakit po kailangan makapal na Bible? No? Mga ilang page, tapos na yan. No? Kaya meron pong detalyo dong papaliwanag kung sino si Jesus, ano ang gawin niya para sa ating lahat. No? Kaya kunwari, meron pong math problem, math. Math po, math. May problema dito. Mahilig pa ba kayo sa math? Mahilig pa kayo sa math? Marunong ba kayo sa math? Hindi. Yung answer, ang gusto kong alam, yung answer muna. 10 daw. Oh, may answer na ako. Sa answer sheet, ano? Kung ganun, okay na po ba yung problema ito? Kung alam nyo na yung answer? Hindi naman. Alam ko lang sagot. Sabi ng teacher, anong sagot mo? 10 po. Ay, tama na yung sagot mo. Paano nyo nalaman? Galing sa answer sheet po. Ano? Walang grado yon. Tama po ba? Dapat natin malaman kung paano ito ma-solutionan. Yung solution, yung ano po, yung proseso ng detalyado, dapat natin maunahan po ito. Ano pang problema natin sa ating buhay? Yung problema natin ay sin, kasalanan. Kaya ano pang sagot? Jesus is the answer. Jesus, siya lang takapaligtas. Meron po ba iba o wala? Wala po. Kailan po ba yung tulong ni Maria? Hindi kailang tulong ni Maria. Kailan po ba tulong ni Pedro? Hindi kailang tulong ni Pedro. Jesus lang. Hindi Muhammad, hindi Buddha. Jesus lang. Tama po ba? Alam po natin kung anong tamang sagot. Kahit alam po natin na si Jesus lang takapaligtas, kung hindi natin alam kung paano ito masolusyonan, walang silbi yun, no? Kung magkasala tayo pa ulit-ulit, paano tayo maliligtas? Meron pong solution. Solution ng Panginoon Jesus. Tinatawag ito, Good News Gospel. Kaya dapat natin maunawan kung ano ang problema natin ng maayos, ano ang sagot, ano ang solution. Yung pang ano po, topic ng natitirang session. No? Kaya importante ito para hindi po ito nangyari sa atin. Gaya ng nangyari sa Israelita. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Okay po. Ngayon naman, ano po? Anong sinabi ng Bible tungkol sa bansang Israel? Doon sa Mateo chapter 24, verse 32 hanggang 34. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kapag pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang tanlinghaga, kapag malambot na ang sanga nito at umuspong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw.
Gayun din naman kayo kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyo siya ay malapit na, nasa pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Puno ng igos, ito pang simbol ng Israel. Ano pang simbol ng bansang Pilipinas? Simbol, yung mga halamanan mo, ano po? Ano po yun? Nara? Hindi? Basta, ano po? Bansang Israel naman, ano po? Puno ng igos. O puno ng ubas. Yun pang ano po? Simbol ng bansang Israel. Okay po? Kaya sa buong Bible, kung tinutukoy nila ang mga tungkol sa puno ng igos, palaging ano po, tungkol sa bansang Israel. Mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, palagi. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus mga ilang beses tungkol sa puno ng igos, isa sa kanila, ito po yun. Pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos, ang kanyang talinghaga, kapag malambo ng sang ito, umusubong na mga dahon. Alam niyo yung malapit na ang tag-araw. Tag-araw naman, yung pang huling season sa bansang Israel. Dito sa Pilipinas naman, tak-ulan, yung pang huling season. Tama po ba? Doon sa bansang Israel, tak-araw, yung pang huling season. Kaya ibig sabihin, malapit na ang katapusan ng isang taon, katapusan ng panahon. Gayun din naman kayo, kapag nakita niyo ang lahat ng mga bagay nito, alam niyo siya ay malapit na, nasa pintuan na. Nasa pintuan na siya, ang Panginoon Jesus, doon siya, nasa pintuan, dyan po siya, no? Malapit na. Hindi lilipas ang lahing ito. Ito po, Matthew chapter 24. Yung pasimula ng Matthew chapter 24, kasama ng tanong ng mga alaga ni Jesus. Anong tanong nila? Ano ang tanda ng inyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Kaya, isinalain ni ng Panginoon Jesus maraming mga tanda, lista ng tanda ng katapusan ng mundo, isa sa kanila ang bansang Israel. Kaya ngayon, gaya ng pinarapo natin kahapon lang po, ano po, sa iba't ibang dako, may salot, may takuto, may lindol. Meron pong balitan, mga digmaan. Mangingat kayo, huwag kayong mangamba. Mga balita. Kaya 1948, May 14, sa loob ng mahabang panahon, ang bansang Israel nagtusa, gaya ng pinarampo natin kanina sa pangitan ng Nazis, akala ng maraming tao, nawawala ang mga bansang Israel sa bundong ito. Nawala na yung lupa nila noon pa. Yung mga tao naman, nakawatak-watak po sila, pero tuloy-tuloy pa rin sila hanggang sa katapusan ng panahon. Eh, kaya po, wala pong nakitang ganitong bansa sa ibang lugar. Ito pang nangyari sa Israelita lang. Mga 2,000 years ago, nawala na yung bansa nila. Pagkatapos ng 2,000 years, bigla silang bumangon. Wala pong ganitong kaso. Dito sa Bible lang. Ang kamangha-mangha, yung pang propesya ng Bible. Babangon daw sila paulit sa huling panahon. Kamanga-manga sa ating panahon, pagkatapos ng 2,000 years, ang bansang Israel bumangon na. State of Israel is born, 1948, May 14. Eh, kaya po, bakit po? Kasi malapit na yung katapusan ng mundo. Kaya pinapalakas ng Diyos ang bansang Israel paulit, gaya ng pangako niya dati, kung susundin mo ang tining ng Panginoong Diyos, itataas ka. Itataas ka ng Panginoon mong Diyos. Sa lahat ng mga bansa. Tapos, gagawin ka ng Panginoon ng ulo at hindi buntot. Ikaw ay maging sa ibabaw sa lamang. Hindi ka mapapa sa ilalim. Maraming mga napagagandang hindi pangkaraniwang pangako ng Diyos. Kaya, sa detalyo ng paraan, ano po, yung bansang Israel naging pinaka malakas na bansa. Kaya kanina, yung tanong natin, anong pinakamalakas na bansa sa ating panahon? Inisip natin, mga Russia, mga Amerika. Pero hindi po, yung bansang Israel, ito pang pinakamalakas na bansa. Tingnan po natin, sila pang naging ulo, mayaman. Yung mga kumpanyang ito, multinational kumpanya, sino ang mayari?
lahat Hudyo, Jewish. Yung Starbucks, yeah, yun, sino ang mayari? Hudyo. Intel, Jewish power daw. Ayon sa librong ito, nasakop na daw ang mga Hudyo ang ekonomiya ng buong Amerika. Kaya 24% of 400 wealthiest from the top in America ay Hudyo. 42% of 40 wealthiest from top in America ay Hudyo. Gaya ng Bill Gates, John D. Rockefeller. Yung John D. Rockefeller naman, pinakayamang Amerikano. Pero Hudyo siya sa kasaysayan ng Amerika. Ang yaman niya, $192 billion. Hindi million, billion. John D. Rockefeller, siya po ang founder ng Standard Oil Company. Yung lahat ng oil company sa kanilang pamilya, Mobil, Exxon, lahat. Ito pa ang anak niya, yung apo niya, hanggang noon taon, buhay pa. Ngayon, nawala na siya. Matanda na, ano po? Siya pa ang kaibigan ng presidente ng Amerika. No? Gaya nito. Sa Amerika, sino pang pinakamayamang grupo? Hudyo. Sa Europa naman, John D. Rockefeller, Rothschild family, the Rothschild family, a wealthy Ashkenazi Jewish family, originally from Frankfurt. Germany po sila, pero Ashkenazi, ibig sabihin yung German. Pero Hudyo po sila. Sila po ang pinakayamang grupo sa buong Europa. Clinton and the Rothschild dynasty. Sa totoo lang, sila pang pinakamayamang grupo sa buong mundo. Rothschild family holds about 80% of the world's total wealth. Kaya niyang ibigay daw sa lahat ng tao, mga pagkain, lahat-lahat. Sa lahat ng tao. Kaya po, silang dalawa ay Hudyo naman. John Rothschild and David Rockefeller. Sila po ang iisang grupo. Yung Pfizer ngayon, kumikita sila ng marami ngayon. Ano? Malaki na yung kita nila. Yung Pfizer, yung CEO naman, Hudyo siya, Hudyo. Hudyo. Jewish, Pfizer CEO, Jewish past inspired vaccine work. Pfizer CEO tells his parents Holocaust story. Tapos ngayon, tumas na yung presyo ng mga pagkain. Mga bigas. Ito po, multinational dominate trade, ABCD of food. Dito po, ADM, Bunge Kagel, Dreyfus, sila po ang mga 75 or 90% of global grain trade. Sa lahat ng mga grain trade, yung mga bigas, mga meal, wheat, ano, sa kanilang kamay na. Sa kanilang kamay. Sila po ang lahat may Jewish background. Siya naman, Jewish family. Tapos, ano po, yung Kager, yung pinakamalaking kumpanya. Ngayon, tapos Bunge din po. And tapos yung mga ABC, CBN, CNN, lahat ng mass media ay sa ilan ng kanilang kamay. Sa Russia pa rin, pinakamayamang grupo ay Hudyo, Berezovsky, two Israelites learning the world. Primakov, Hudyo din siya. Hudyo din po siya. Hudyo din. Kaya ngayon, kung makagayo ikaw ay makakakita, maliliwanagan ang inyong puso ay manginginig sa tuwa, magagalak sa pagkakasagana ng dagat, dadalhin sa iyo, ang kasamaan ng bansa ay darating sa iyo. Sa bansang Israel. Ito pang isa pang propesya tungkol sa Israel. No? Kasagan ng dagat. Ano po yun? Mga ista po yun? Hindi. Doon sa Israel, meron pong dalawang dagat, Mediterranean and Dead Sea. Yung Dead Sea naman, pinakamababang lugar. Kaya yung lahat ng tubig ay umagos pababa, tuloy-tuloy sa Dead Sea. Pero walang lugar para pumunta sila sa ibang lugar. Nandun po, naipon ng tubig ng mahabang panahon. Kaya po, ano pang natitira? Yung mga mineral lang.
Kaya yung Dead Sea, kaya nyong lumangoy. Kaya nyong lumangoy sa ng malaya kahit hindi nyo alam kung paanong lumangoy. Kasi napakataas po yung asin. Dahil sa density ng asin, napakataas po ito. Sumo wrestler po sila. Sumo wrestler pa ulit. Ano? Lumulutang, masaya sila, no? Lumulutang na ako ngayon. Kahit mabigat sila, no? Yung mineral sa loob ng Dead Sea, yung halaga nila, ganito daw. Ang laki na, no? Halos 4 times the wealth of America. Tapos, doon sa Mediterranean Sea, meron pong mga oil. 1.7 million barrel oil. Tapos 122 trillion cubic feet of gas na tukulasan nila. Kaya wala silang problema. Kahit anuman sinabi ng Russia, okay sila sa kanila. May oil, may gas. Yung dami ng langis doon, halos kasing dami ng langis sa Saudi Arabia. Kaya po, bansang Israel ngayon, malakas na talaga, no? Naintindihan po. Kaya ayon sa pangako ng propesya ng Bible, pagkatapos sila po ay bumangon, ang buong mundo naging magulo na. Kasi malapit na po ang katapusan ng mundo. Mula sa 1940, May 14. Kaya dumami na po yung earthquake. WHO naman, 1948. Dumami na po yung mga salo sa buong mundo. Bakit po ganito? Kasi sabi ng Bible, hindi lilipas ang lahing ito. Hindi lilipas ang lahing ito. Malapit na. 2028, ito pang 18th anniversary of Israel independence. Hindi lilipas ang lahing ito. Ibig sabihin, ano po? Nang sila po ay buhay pa, darating po ang pakuhukom ng Diyos. Kaya noon, sa tubig, sa mga Israelita, sa pagturusa, ang pagturusa, sa hinaharap naman, ano po yun? Sa apoy, sa pamitan ng nuclear weapons. Kaya noon naman, 1 year, sa baha. Ngayon naman, sa harap, sa hinaharap natin, 7 years, times seven, kaya 7 years na yung pagturusa na darating. Kaya hahatulan ng Diyos ang buong mundo sa loob ng 7 years. Ayon sa detalya itong propesya, kulang po yung oras para pag-aralan po natin lahat ng propesya dito sa Bible. Siyempre, mga ilan lang po para magkaroon tayo ng pananampalataya. No, dito po sa Bible, meron pong 3.5 years. Sa loob sa unang 3.5 years, ang bansang Israel ay babalik. Tapos, huling 3.5 years, gagawa sila ng isang pandaigdigang gobernador kasama ng Antikristo, bibigyan ng lahat ng tao ang tatak na ito, 666. Kaya, akala nila naging okay ang buong mundo, pero sa bandang huli, magkaroon sila ng giyera kasama ng Russia. Kaya yun pa ang sinabi ng Bible. Ngayon, dahil sa mga giyera na giyera sa iba't ibang dako, naging magulo na pa ang buong mundo, darating po yung Peking Messiah, yung politikong Messiah, gagawa siya ng 7 years peace contract. Ngayon, may problema sa pagitan ng Russia at Ukraine, pero sa hinaharap, sa bandang huli, yun pa ang naging problema sa pagitan ng Russia at Israel. Kaya para ayusin ang problema ito, yung politikong Messiah ay gagawa ng 7 years peace contract. Kaya welcome po lahat. Salamat. Very good. Sino ito? Siya pang nagiging pangulo sa buong mundo. One world government. Tapos, sasabihin niya, kailangan daw yung 666 mark. Okay? Para ayusin yung lahat ng problema. Yung sa loob ng 666 mark, meron pong digital money, digital vaccine passport, lahat nandoon, digital ID. Kung meron po tayong 666 mark sa pangitan ng microchip o ano-ano, lahat ng problema naging ayos. Sige po,
tatanggapin nila lahat. Ito pa ang naging control sa kamay ng Antikristo. Pero yung 7 years contract, hindi tuloy-tuloy sa katapusan, halos katapusan ng 7 years. Ang Russia ay atek sa Israel. Ito pang pasimula ng huling gera. Kaya darating po yung delikadong panahon. Kaya yung mga ligtas naman, papasok pa din po sila sa 7 years tribulation. Yung mga ligtas, yung anak ng Diyos, syempre, kukunin ng Diyos yung lahat ng mga ligtas bago ang pasimula ng 7 years tribulation. Kasi ito po ang panahon para sa paghator sa mga tumanggi kay Jesus. Kaya po, bago ang 7 years tribulation na darating, medyo malapit na po, kukunin ng Diyos ang mga anak niya. Tinatawag ito rapture. Rapture. Sa loob ng sa rapture, ano pang nangyari? Mga dalawang taon sa bukis, sa gilingan, sa higaan, biglang nawala na po yung mga isang tao, yung mga ligtas. Kukunin ng Diyos. Matthew chapter 24 verse 40. Kaya may dalawang tao pumunta sa bukid, ay isa'y kukunin, ang isa'y iwan. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa isang gilingan, isa'y kukunin, ang isa'y iwan. Magpantay kayo. Biglang nawala na po sila. Biglang nawala. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iwan. Kukunin ang isa, ang isa'y iiwan. Sa gabi, sa umaga, sa hapon, bigla po silang nawala. Gaya nito po. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Kaya maraming tao ay nawala biglaang. Ito pang pasimula ng kaguluhan sa mundong ito. Yung mga anak nila, yung mga ano po, yung biglang nawala na yung truck driver. Kaya bumangga sila sa mga isang lugar. Maraming patay doon. Parang ganito po. Unang Thessalonica chapter 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit ay may sigaw, may tining na anghel, may trompeta ng Diyos, no? Mga namatay kay Kristo ay babaw muna, pagkatapos tayong mabubuhay sa natitira ay gawin kasama nila sa mga ula upang salubungin ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus ng maraming beses tungkol dito, sa isang saglit, isang kisang mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog, ang mga patay ay nabubuhay na walang pagkasira. Tayo'y babaguhin. Yung katawan natin, babaguhin ng Diyos. Yung mga patay sa Panginoon, ibubuhay ng Diyos. Biglang nawala. Biglang. Kaya, kailan daw? Kailan? Hindi ninyo inaasahan. Sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang gaya ng magnanakaw. Kaya maging handa na po kayo. Maging handa rin naman kayo sapagkat na anang ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Biglaang. Gaya ng kidlat daw. Kung paano ang kidla is kumikislat. Pinaliliwanag ang langit mula sa isang panig hanggang sa kabila. Gayun naman po anang ng tao sa kanyang araw. Kukunin niya kaagad lahat. Kaya po,
ay come quickly, malapit na po ang kanyang pagdating. Kaya ano pang mangyari sa 7 years tribulation? So meron pong mga tanda para sa pakahanda ng 7 years tribulation. Wala po tayo sa loob ng 7 years tribulation, hindi pa dumating ang 7 years tribulation. Pero inihanda po nila para sa 7 years tribulation. Bakit po? Kasi hinihintay pa nila ang mga pekeng Kristo. Mga Hudyo po, tinanggihan nila si Jesus, tapos iniisip nila darating pa yung Masaya. Pero hindi po ito tunay na Masaya. Anong klase ng Masaya na hinihintay nila? Politikong Masaya, pekeng Masaya. Kaya tinatawag ito Antikristo sa Bible. Sa loob ng tunay na Kristo, nandun po yung Espiritu ng Diyos. Sa loob ng pekeng Kristo, sa loob ng katawan niya, meron pong Espiritu ni Satanas. Okay? Sabi niya, bibigyan kita ng pagkain, bibigyan kita ng mga mga pera, masusulod siya ng ko yung lahat ng problema niyo ng physical. Pekeng Masaya po ito, pekeng Masaya. Kaya yung pang sinabi ng Bible. Kaya 7 years peace contract, yung pang pasimula ng 7 years. Tapos, dahil sa peace contract sa pagitan ng Russia at saka Israel, lahat ng Hudyo sa buong mundo ay babalik sa kanilang lupain. Akala nila okay na lahat. Natapos, yung mga gumagaw ng 7 years peace contract, siya po ay nagiging politikong masaya, politikong leader para sa buong mundo. Nagagawa siya ng one world government. Ngayon, nasa UN. Tama po ba? Pero sabi ng yung presidente sa Ukraine, sabi niya, yung UN, mahina daw ang UN. Hindi kaya niyang control yung Russia daw. Darating po yung medyo malakas na yung gobernador, one world government, para kumukontrol ng lahat ng bansa, gaya ng Russia. And then, ibibigay niya yung 666 mark para sa lahat ng tao. Ito po para controlin lahat ng tao. Gaya ng ngayon. And then tapos, gagawa sila ng third temple ng Diyos, temple of God. Gagawa sila ng isang reliyon. Sabi ng Antikristo, ako ang Diyos. And then tapos, sinabi ng Bible, uupo daw siya sa panibagong templo. Pero ito po ay peke na. Dahil ngayon, ang bansang Israel, bumabalik sila kasi malapit na po ang kanyang pagdating. Malapit na po yung katapusan ng mundo. Kaya ng Isaiah chapter 60 verse 1, ikaw ay bumangon, maliwanag ka. Sino ang mga ito lumilipat parang ulap? Mga kalapati sa kanilang mga bintana. Ito pang isa pang propesya. Yung kalapati po ay madali silang umuwi sa kanilang bahay. Yung pang katalinuhan niya. Gaya ng kalapati na ito, ang bansang Israel ay umalis naman noon, pero bumabalik sila sa ating panahon pagkatapos ng 2,000 years. Paano po? Lumilipad. Meron silang pakpak? Wala po. Sa pangitan na parang ulap daw. Ano po yun? Nakita ng propetang Isaiah ang vision na naipakita ng Diyos sa vision, sa panaginip o sa vision, nakita niya yung eroplano. Doon sila sumakay. May bintana na naman doon. Nakita nila yung mga Hudyo doon. Kaya, 1936, ito po Boeing eroplano. 1936 pa. Kaya sa pangitan ng eroplano, daming Hudyo ay bumabalik sa kanilang lupain nang mabilis, hindi katulad noon. Kaya ito pa ay katuparan ng propesya ng Bible, tuloy-tuloy mula sa French, kahit mula sa Africa, itim po sila, pero yung dugo nila, dugo ng Hudyo. Kasi malapit na po ang katapusan ng mundo. Ngayon, dahil sa Ukraine, the prophecy being fulfilled as Jews return to Israel in record numbers. Yung pag-uusing ng mga hente sa Hudyo, yung Nazism, nandun pa rin sa Europa. Tinatawag ito, anti-Semitism. Yung tingnan natin yung libingan nila. Ginuguhin nila yung Nazi symbol. Nagula sila. Kaya, uh,
yung sa Ukraine, maraming Hudyo naman. Kaya Ukraine conflict sparks biggest influx of immigrants to Israel. Kaya maraming Hudyo ay tumakas, totoo lang, tumakas sa Ukraine tsaka Russia. Sampo, patungo sa Israel. Ito po ang katuparan ng propesya ng Bible. So, sinabi ng Diyos, dinala ko sila, silang lahat. Sino po? Yung bansang Israel, Israelita sa buong mundo, tinipon sila sa kanilang sariling lupain. Hindi ako mag-iwan ng kahit isa ng sinuman sa kanila. Kaya lahat ng Israelita ay babalik. Kailan po kung nagsimula na yung 7 years peace contract sa pagitan ng Russia at Israel, naging ayos na naman. Kaya lahat sila uuwi. Kaya ngayon, 10,000 of new immigrants from Ukraine and Russia. Sino po yung Israel? Yeah, over 150 Jewish. Kaya yung nakawatak po sila noon, ngayon bumabalik po sila. Gaya ng nakasulat sa Bible. Kasi malapit na po ang katapusan ng mundo. Tapos, one world government, 666. Revelation chapter 13, ang lahat ng tao, pinalagyan nito ng isang tanda sa kanyang kamay o sa noo, kanang kamay. Sa kanang kamay. Kung walang kamay, saan po? Sa? Kung walang kamay, sa paa po? Hindi, sa noo. Kung kapana, paano ito gamitin? Ganito ba? No? Sa kanang kamay o sa noo. Kung walang noo, patay na naman. Hindi kailangan. No? Hindi, tapos, maliban ang may tanda, upang walang sino man makabili, ang makapagbili, maliban ang may tanda. Yung tandang ito, may bilang. Yung bilang ito, anin na ran? Anin na pun? Anim, 666. Kaya sa mata ng computer, yung dalawang manipis na linya, tapos may blanko, ibig sabihin 6 na ito. Sa lahat ng bakod, meron pong dalawang manipis na linya sa kaliwang banda sa gina, tapos sa gina. Bakit po? Kasi ito po ang sistema ng 666. Sa 48, number 48, ito po ang bansang Pilipinas, number ng bansang Pilipinas. Korea naman, 88. Ito pa ay na-develop sa pamamagitan ng microchip. Ito po ang naklalaman ng lahat ng information tungkol sa isang tao. Saan yung address niya, yung halaga ng yaman niya, lahat sa yung bank account may konekta sa microchip na ito. Yung digital money, no? Digital ano po? Yung vaccine passport, lahat nandito na. Kaya ito pa ang plano ng lahat ng tao. Ano po? So, ayon sa UN, hanggang 2030, ano po? They want a one world government. Hanggang 2030 lang. Malapit na po, no? So, kaya, para dito, kailangan daw yung ID para sa lahat ng tao. Kaya ID 2020, ito pa ang panahon ng pandemic, pasimula ng pandemic, hanggang 2030 daw. UN plans to implement universal biometric identification for all of humanity by 2030. Kaya meron din pong yung ID dito sa Pilipinas. Dati walang national ID, tama po ba? Magkikailangan national ID, ito pang unang step patungo sa 666. Kaya po, tapos na po ito. Doon sa India. India naman, tapos na ito. Tapos na. Biometric IDs. India. Tapos na. It's a laboratory for the rest of the world. Kasi tapos na yan. Ngayon, meron pong problema sa vaccine. Sabay-sabay na lang sa ID na ito. National ID system, vaccine passport. Kaya lahat ng tao may Q-code. Lahat ng tao. Ngayon. Biglang naganap na yung propesya ng Bible. Ano pang kulang? 666 lang. Kung may connection tayo sa 666 sistema, sa super computer, sa office ng government, one world government, tapos na yan. No? Kaya handa na po lahat.
Kaya po, mga mayaman, para sa kanyang anak, meron daw po yung chip para alaman nila kung saan yung bata niya. Ito po isang importanteng technology daw para sa ating hinaharap. Mali po ito, you cannot sense it. Mali kasi, kailangan po ito para sa ating future. Dapat naging cyborg po tayo. Kaya meron pong microchip na may gamot pa. This is the VOA Special English Technology Report. Call it medicine on a microchip. Researchers in the United States have developed the first wirelessly controlled device that can supply a drug directly into the body. A small chip is implanted under the skin. It contains the medicine, which it releases at preset times. The developers say the device could improve the lives of millions of people who take medicine for long-term illnesses. Kaya, meron pong microchip pala na may vaccine, gamot. Yung vaccine passport, kailangan naman ito. Tapos sa loob ng vaccine, sa loob ng microchip, meron po vaccine card pa. COVID-19 passport. With just the Swedish company is a chip, get information about your vaccine status. Kaya lahat handa na po. Handa na po. Kaya akala nila lahat naging okay. Pero sa bandang huli, ano pang nangyari? In the Russia and the Allies break the peace contract. Kaya naging magulo po ang buong mundo. Kaya ubos na yung pagkain dahil sa climate change. Ano-ano. Kung ganitong sitwasyon, ano pang nangyari? Giyera lang, giyera. Yeah. Ipapaktain kita. Yung mga nanalo lang, nakaka-survive. Kaya Ezekiel chapter 38, ang salita ng Panginoon dumating sa akin na ang anak ng tao humarakap sa dako ni Gog sa lupay ng Magog. Ito, maluwak na lupa, yung Magog. Ang pangunahing pinuno ng Rose, Meseg, and Tubal. And tapos, Persia, Ethiopia, put naman Libya. Tapos ang Gomer, ang lahat ng niyang mga pulutong, mga Bet Togarmar, Gomer, Togarmar, yung Turkey, tsaka yung Eastern Europe. Kaya sila po ang atek sa bansang Israel. Dati po walang Russia. Dati po ano, Soviet Union. Pero biglang lumitaw ang Russia sa pangitan Russian Revolution. Dati naman Soviet Union, no? Pero biglang bumalik sila sa Russia Restoration sa pamitan ng Putin. Tapos, dati naman yung Libya naman po, makasundo sila sa Amerika, Ethiopia din po, Iran din, pero bigla silang nagbago, kaya bumalik sila sa Russia. Naging makasundo sila sa Russia, Libya, Ethiopia, Iran.
1979, 1977, 1979, tapos Russia biglang bumangon, 1993. Bakit po? Kasi malapit na yung huling giyera. Handa na po sila lahat. Iran hate Israel. Sabi ng presidente ng Iran, Israel will disappear. So, Vladimir Putin, tapos Libyan president, leader, may meeting daw. So, 120 years old Ethiopia-Russian diplomatic relation. Gusto nilang itayo ng nuclear facility sa Ethiopia. Huh? Eh, tapos, Germany din po ganun. Tapos, dito sa Bible, sa gira na ito, dadalin nila daw yung, 2 million na mga sundalo, hukpong mga bayo ay 2 million. 200 million. So, 200 million na hukpo, saan po yun? Sa China naman. China. Ngayon, Russia, China, makasundo po sila. No? Russia and China unveil pact against America and the West. China and Iran din, magkaroon sila ng strong relationship. 25 years agreement. Hindi nila alam kung anong klase ng agreement para sa giyera na ito. And Russia, China opposed NATO's expansion. Kaya upang kumuha ng samsan, magdala ng nakaw upang wasakin ang mga gibang dako, tinatahanan ngayon. Upang kumuha ng mga samsan. So ano pang unang dahilan ng giyera na ito? Upang kunin yung mga ari-arian ng Israel, yung mga oil, mga gas, yung mga pera nila lahat. When will Russia invade? Kasi ang hirap na yung buhay ngayon. Sa loob ng 7 years tribulation, naging mas magulo pa ang buong mundo. Kaya sa pangitan ng giyera na ito, sa pangitan ng tatlong salot na ito, ano po? Apoy, usog, asupre. So pinatay ikatlong bahagi ng tao. So 1/3 ng lahat ng tao sa mundo ito bilang silang namamatay. Malaking giyera na ito sa pangitan ng apoy, usok, ng asupre. Kaya sabi ng Biblia, sila po atek tao ang lahat ng bansa upang lumaban sa Jerusalem. Zechariah chapter 14 verse 12. Sa totoo lang, walang ganitong giyera ay nangyari pa hanggang ngayon. Ito po ang giyera na mangyayari pa. Buong bansa, tapos Jerusalem. Ito ang maging salot. Kaya sa pangitan ng giyera nito, paparusan ng Diyos ang mundong ito. Mukhang itong giyera naman, ito pa ay paraan ng paghatol sa buong mundo. Sa pangitan ng ano po? Bansang Diyos. Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdingma laban sa Jerusalem, ang kanilang laman ay mabubulok, ang kanilang mata ay mabubulok, ang kanyang dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Sa kinalalagyan nito, ito pa ang isang tao, taong Rosyano. Siya pa ay naging ginamit siya para sa eksperimento sa harapan ng pagsabong ng bombang nuclear. Bang! Anong nangyari sa kanila? Sa loob ng 4 na segundo, gaya ng sinabi ng Bible, ang kanilang laman, mga mata, dila ay mabubulo. Kaya ito pa ang kapangyarihan ng bombang nuclear. No? Kaya para sa ano daw po? Para sa mga makasalanan. Kaya kung hindi magsisi ang tao, iahasa ng Diyos ang tabak nito. Ang kanyang palaso, nakakapatay na mga sandata, ang kanyang inihanda, ang kanyang pinapakniningas ang kanyang mga panah. Ano po? Fiery dart. Fiery dart. Sama-sama, napapaulan siya ng mga baga ng apoy. Apoy asupre. Hangin nakakapaso ang maging bahagi ng kanilang saro. Kaya lahat ng hayop, aking lubos na lilipunin, lahat, hayop, ibon, ista, mga masasama, alisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa. Sabanya chapter 1 verse 1 hanggang 2 hanggang 3. Ito po ang nakatakon ng propesya pero nagaganap sa panahon natin ngayon.
sumigaw ng mga sumasakay. Ipan ninyo ang trompeta sa Sion. Pagdunungin ninyo ang uyad sa ating banal. Isang araw ng kadilimat, pagkulintik. Araw ng mga ulap, pagkapal na dilim. Kaya inihanda, kanyang inihanda, inihuma ang kanyang palaso. Ako'y matapagsapit ng apoy sa mangkok sa mga nagilang iwasay mga dulo. Darating ang araw ng Panginoongay na isang magnalakaw. Kalamitan maglalako sa sabi ng malakas na ingay na magtanggap matutupok sa apoy. Ang kanilang pilag, ang kanilang pintuman, hindi makakapagligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Ikakalat ko kayo ng gaya ng ipa ng tinapoy, itinapoy ng hangin mula sa ilang. Isang apoy ang tumutupok sa harapan nila, sa likuran nila isang nakliliyap na apoy. Lupa ay parang halamanan ng Eden sa harapan nila, ngunit sa likuran nila isang tirang ilang. Walang matatakas sa kanila. Sama sa sama, nakapagulan siya ng mga banga ng apoy. Apoy asupre, hangin nakakapaso ang maging bahagi ng kanilang saron. Sa pangitan ng tatlong salunay ito, pinata niya ang ikatlong bahagi ng tao. Sa pangitan ng apoy ng usong ng asupre, na lumalabas kanilang mga... Kaya, ito pang nangyari sa panahon ni Noe, 1 year worldwide flood sa kasaysayan ng Israel dahil sa kanilang pagtanggi kay Jesus. Nagtusa sila sa loob ng 2,000 years. Malapit na po yung 7 years yung tribulation. Ito ang patungo sa huling paghuhukom, huling pakhator, yung walang hanggang apoy. Dahil sa ano po ito? Kasalanan? Kasalanan po ito. Kaya paano tayo maliligtas? Kumusta ang ating relasyon kay Jesus? Yun po ang natitira. Bukas sa kamakalawa po. Para makaroon tayo ng buhay na wala hanggan, tuloy-tuloy po tayo sa pag-aral ng Bible. Hanggang dito po tayo. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pamamagitan ng Biblia, naunan po namin na ang lapit pala, yun yung ikalawang pagbabalik, tapos yung katapusan ng mundo. Kaya pakitulungan niyo po kami upang makaroon ng buhay na wala hanggan sa pamamagitan ng pagkataong ito. Pakigabay niyo po kami sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Okay, maraming salamat po.